apat na bayani, narinig mo na ba ang pangalang Gat Francisco Dagohoy? Marahil ay hindi pa, si Gat Francisco Dagohoy ay isa sa mga bayaning hindi lubhang pamilyar sa mga bata. Ang kanyang kagitingan ay kinikilala lalong-lalo na ng mga taga-Bohol. Si Dagohoy ay tubong Boholano. Ang pinakamahabang pangaaklas laban sa mga Kastila ay naganap sa Bohol sa ilalim ng pamunuan ni Gat Francisco Dagohoy. Ang dahilan ng paglaban ni Francisco Dagohoy sa kapangyarihan ng mga Kastila ay ang kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid ay isang constable ng pamahalaan ng Kastila. Ang constable ay tumutupad ng mga tungkulin ng pulis. Ang konstabling ito ay nakipaghamok sa isang lalaki sa kasawiang palad, siya ay namatay. Tumutulang pari na baspasan ang bangkay ng kapatid ni Francisco Dagohoy. Di umano ang constable ay namatay sa duwelo at hindi pinapayagan ng batas ng simbahan na baspasan ang bangkay ng sinumang taong namatay sa duwelo. Dahil dito namuno sa isang pag-aaklas si Francisco Dagohoy, maraming tao ang sumama sa pag-aaklas na ito. Si Dagohoy at ang kanyang mga kasama ay nanirahan sa mga bundok at anabangan si Talibon sa Bohol. Ang mga taong ito ay namatay ng malaya at malayo sa mga kamay ng mga Kastila. Ang mga tauhan ni Dagohoy ay naging matagumpay sa paglaban sa mga Kastila. Ipinahayag ni Francisco Dagohoy na malaya ang lalawigan ng Bohol. Ang lalawigan ng Bohol ay hindi nagbabayad ng buwis sa mga Kastila. Ang katayuang ito ang nagpatuloy sa loob ng 85 taon. Ang pamahalaang Kastila ay nagpumilit na makuha ang lalawigan ng Bohol. Ngunit matatag at matigas ang mga Boholano sa pagtatanggol ng kanilang kalayaan. Lubhang nababahala ang mga Kastila sa katapangan at katatagan ng mga Boholano. Kaya't nagpadala sila ng malaki at malakas na hukbo na magpapasuko sa mga Boholano. Malakas at malaki ang mga kanyong ginamit ng mga Kastila laban sa mga Boholano. Walang patumanggang pagsalakay ang ginawa ng mga Kastila na pilitang tumakas ang mga manghihimagsik sa bundok. Hindi tumugat ang mga Kastila hanggang hindi nalalansag ang hukbo ni Francisco Dagohoy. Wala silang laban sa mga armas at mga sandata ng mga dayuhan. Noong 31 ng Agosto taong 1829, napasuko ng mga Kastila nga ang hukbo ni Francisco Dagohoy. Maraming manghihimagsik ang namatay sa paglaban sa mga Kastila. Alam nilang nag-api sila ng mga Kastila, ngunit ibinigay nila ang kanilang buong lakas at buhay upang makalaya sa pagmamalabis ng mga Kastila. Dahil dito si Francisco Dagohoy at ang kanyang mga tauhan ay kinilala bilang mga bayani ng bansa. Ang buong bansa ay nagpupugay sa mga taong ito na hindi nang ayamang magbuwis ng buhay alang-alang sa kalayaan ng bayan.